balita na ikay mawiwili. So mga par, formal na nga po umayaw ang IBF welterweight champion Jeron Aniz sa potential sana na laban nito kontra sa batang prospect na si Virgil Ortiz Jr. para sa gaganapin na Riyadh season sa Saudi sa February 22. At ang pangunahing rason mga idol na Jeron Aniz, bakit ayaw nito lumaban kay Ortiz? Eh dahil akala niya daw mga idol, sa welterweight division sila maglalaban ni Ortiz. Pero sa 154 pounds daw pala, kampiyon daw kasi ito mga idol sa 147, kaya sana dito sila maglalaban. Pero para naman sa mga boxing fans mga idol, isang klarong ducking daw ang ginagawa ni Jeron Aniz dahil alam daw nito at alam daw ng lahat ng mga boxing fans na hindi na kaya bumaba ng timbang ni Ortiz sa 147. Sinubukan na nito lumaban sa welterweight ng 2 beses, pero 2 beses din ito na hospital mga idol dahil sa matinding weight cutting. Ginamit lang daw ni Jeron Aniz na alibay na dapat daw sa welterweight sila maglalaban ni Ortiz para makaiwas sa laban. At isang matibay daw talaga mga idol na ebidensya na isang tunay na duckers itong si Jeron Aniz. Dahil mismo ang kanyang ama at trainer, brutal na sinabi na hindi na kaya ng kanyang anak na lumaban sa 147 dahil sobrang tuyot na ito at oras na umakyat ng timbang. Pero sa ngayon sabi pa ni Jeron Aniz na palag lamang siya kay Ortiz kung maglalaban sila sa 147. Well, para sa atin mga idol, naintindihan naman natin kung ayaw lumaban ni Aniz kay Ortiz. Nakita naman natin mga idol ang naging performance ni Jeron Aniz sa kanyang huling laban kontra kay Khalid Chukwudjian, kung saan talagang nahirapan siya mga idol at nakatanggap ito ng maraming big shot sa kalaban. Imagine na lang mga boss, kung si Ortiz ang makatama kay Jeron Aniz na din masamak na masalimo at malaki kumpara kay Chukwudjian. At para sa atin mga idol, isang potential na overrated fighter talaga itong si Jeron Aniz. Naging malakas lang ito dati dahil mahina ang kanyang kinakalaban. At kagaya sa sinabi natin mga boss, kung sakaling nagpangabot si Aniz at Manny Pacquiao, kahit ang Pacquiao lamang na lumaban kay Keith Thurman, sigurado tayo mga boss na mapupuno talaga ng bukol ang muka ni Jeron Aniz sa rason na hindi talaga biro ang bilis ni Pacquiao na sumuntok sa bakbakan. Samantala, WBO Super Lightweight Champion Teo Pimo Lopez Jr. formal na po sinabi sa media ang naging offer nito kay Devin Haney. Ano yan mga idol? Totoo daw ang balita dati na nagkikipag-usap ang kanyang kampo sa kampo ni Devin Boy Ilong Haney sa isang super fight. At sinabihan daw si Teo Pimo na huwag ipagsasabi sa public ang ganitong bagay. Pero sasabihin na daw nito ngayon mga idol dahil ilang linggo na daw ang nakalipas. Wala pa rin daw sagot ang kampo ni Haney sa kanyang offer. At ina-assume daw nila mga boss na ayaw na ng Team Haney na pumayag sa kanyang offer. Meron daw ito reasonable na offer na $2.4 million na guaranteed purse money at 55-45 na hatian sa mga ibebenta nila na pay-per-view sa laban. Well, isang magandang offer to mga idol para sa kampo ni Boy Ilong. Kung susundin kasi mga idol na Devin Haney ang kanyang gusto na kailangan nila ng $10 million kada laban, eh malabo ito maibigay sa kanya ng isang promoter ang ganito kalaking halaga. Lalo pa nakita natin si Devin Haney kung gaano ito kalambot sa kanyang naging huling laban kontra kay Bagito.